Hi, good evening. This is MP Martinez. Bale, ayun, so I'm back with my vlog sa Custom DE300HD. So last time, ang diniscuss ko is yung FX loop niya na send. So pinakita ko siya sa last video ko with the vlog dito sa Custom. Is kasama yung Fernandez FA10B ko. Paano kasi yung connection niya, yung send, yung FX loop send, pinakita ko na minsan kasi yun, kadalasan nakita ko ginagamit siya pagka walang XLR out yung amp, yun yung ginagamit nila pang direct out. Or minsan pwede rin pang by amping, pero wala pa ako nakita na ganun yung ginawa. Ako pa lang yata yung gumawa talaga nun. Anyway, ngayon ang gusto kong i-discuss, meron kasing feature din tong DE300HD, yung power amp in and preamp out. So ang pagkakaintindi ko doon sa dalawang input na yon, dalawang yon, ang gamit nun is for bi-amping talaga. So ang problema, hindi ko siya ma-demo kasi kailangan ko rin ng isa pang amp na pwede akong, na merong ganong feature, which is may power amp in and preamp out din. Pero may mga nasubukan pa akong gamit nung dalawang yun eh. Actually, yung isa lang, yung power amp in, may nasubukan akong gamit sa kanya. The which is, ginagawa ko usually. So, eto, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So, itawa ko muna to. Okay. Ayan, so, okay, ayan. Eto, kung papansin ninyo, itong amp, naka-on siya pero hindi rin ako naka-input. Just like kung paano ko ginawa sa effects loop return noon dun sa dating video ko. Vlog dito. So, ayun, ganun din yung ginawa ko. But instead sa return, nakalagay. Nakalagay siya sa power amp in. Ayan. So, ano yung kinaibahan niya dun sa FX return? Pwede naman ako mag-return, pwede ako mag... Ta bakit pa ako nag-power amp in? Okay. Ang kinaibahan niya nang nakapasok dito sa return, nagagalaw mo pa rin yung main volume nitong amp. Nagagalaw mo pa rin. Ngayon, itong naka-power amp in ako, maski yung main volume nitong amp naka-bypass. So, ang ginagamit kong parang amp head ngayon for this is ito. Well, back then kasi nagkakontakan kami ng Apax Pinoy pedals. Then ginawa niya ako ng 2-band preamp. So, ito yung pinangalan niya, MP Fire Base Preamp. So, custom preamp to. So, ayun. Well, siguro may separate review ako for that. Ayan. So, ayun. Yan yung ginamit ko. So, parang ito yung head ko. So, volume bass treble lang. Then, etong River Head Bass. RB3. So, ayun. Yun lang naman. Yun lang yung... Ayan, ito. Para mapakita ko. Ayan, kung papansin ninyo, yung preamp section, naka-off lahat yan. Walang, hindi gumagana silang lahat. Even yung master volume. Sa effects return, ito gumagana to. So, ayun. Yan yung feature nitong custom DE300HD na pwede kong na nakakatulong sa akin. So ngayon, ang tanong is kung kunyari sinaksak ko sa preamp out. Actually,
Hindi ko alam. Try natin. Okay. Ayan. Nasa pre-amp out ako. Yan. Tumutunog pa rin naman. Well, ito gumagana siya but parang, pero hindi siya nag-act as volume talaga. Kasi pag nakapatay, may volume. Pag nakatodo, same din. Pero pag nakagitna, mas lumalakas. So, I don't think na tama yung ganong connection. So, ako sa power amp, in ko siya ilalagay kung gagamitin ko yan. Well, basically, hindi naman kasi yan talaga yung gamit niyan. Gamit niya talaga is for bi-amping. So, ginawan ko lang talaga ng paraan na ma-demo kahit papano. Yan, yung ano, itong part na to. So, actually, basically, tapos na ako dito eh. Kasi sa totoo lang, hindi ko na ma-demo itong balance line out, pre-EQ, tapos nun, ito yung speaker simulator na on-off. Siguro yung tuner out pwede pa. Siguro one time, yan tuner out gawin ko rin. Pero, ayun, wala kasi yung tuner pedal ko dito. Now, anyway, basically sa features pang iba nito, dyan sa mga connections, ayun, hindi ko, balit, tapos na ako sa kanya. Well, speaker out, dalawa. Eto, so nakalagay ako sa ano, EX110, Eden EX110. Yan. So normally ang ginagawa ko diyan. Yan. Ano, yung isa sa 4x10 ako nakasaksak, yung isa sa 1x15 para meron akong sub. Ayun. So basically yan lang. So siguro medyo tapos na ako dito sa DE 300 HD ko sa demo. Pero I'll do my best na magawan pa rin ng paraan para ma-demo ko to at saka yung bi-amping. Siguro pagka nagkaroon ako ng time sa live, tatry ko siyang gawin. Ayun. So siguro yung next, yung last, pinaka-last na dito sa bahay ko gagawin is yung tuner out. Pakita ko lang. Paano kasi sa totoo lang, never ko pang nagamit tong tuner out eh. So, tatry ko. So, ayun. Basically, yun na lahat yun. So, ito, siguro, added feature. Ano siya? Compartment. So, yan. Diyan ko linalagay yung mga... Diyan ko linalagay speaker cable ko. Tapos minsan power cable nito, ito tong power cable. Minsan maliliit na pedal kasya rin sa kanya. Yeah, so basically. Oops. So basically yan na yung nagagawa nitong DE 300 HD. So oops. Ayun. So siguro kita-kits ulit next time. So, thank you Custom Amps Philippines for my DE 300 HD Riverhead handcrafted guitars. Modular display in Custom Amps Philippines for my shirt. Tapos nun, pasalamatan ko na rin to. Pasalamatan ko na rin si Sir Paul, Engineer Paolo, and Ma'am Lali of Apax Pinoy Pedals for this cool preamp. Nagagamit ko pa rin siya actually. Ayun, siguro I'll be having a separate review dito sa pedal na. Actually, hindi siya pedal eh, tabletop siya eh. Oh. Ayun, oh. So, anyway, kita-kits.